Di kaya pumasok mama at papa mo sa kwarto mo? Malalaman nila na pumas ka. Kaya nga tara na, para makabalik na tayo kagad. Dali ka na naman. Teka, teka. Pusin natin. Teka, ako. Ano? Pasok ba? Hindi ba ako mukhang ewan? In na in! Drinks or smoke? Or else, hindi kayo makakapag-fight eh. I'm ready to party! Alright! Ano ang pangalan niyo? Lisa. How about you? Emily. Michelle Perez. Okay, get inside! Ang isang bagay na kinatatakutan ng mga magulang na gaya ko, ayaw matuklasang ang kanyang anak ay naligaw ng landas, lalo na kung siya ay isang babaeng menor de edad. Mga kapuso, tampok natin ngayong gabi ang napapanahong kwento ni Michelle Perez. Maganda, mestisahin, may kaya. Pero sa murang edad na 14 na taon, nalulong sa masamang bisyo at nalunod sa mapaglinlang aliw na dulot ng sex at droga. Nakaahon ba siya sa kanyang mga pagkakamali? O tuluyan ang nalugmok sa makamundong pamumuhay? Sabay-sabay nating tunghayan. Dito lamang po, sa Magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago. Niya ang kinamulatang buhay ni Michelle. Lumaki siya sa isang mansyon na napapaligiran ng maraming mga sasakyan, mga katulong, at isang pamilya na minahal siya ng tunay. Oh, tama na. Magaganda na kayo. Halika na. Ano ba yan? Kanina pa kayo ayos ng ayos. Nasaan na may mga boys? Boys! Di ba sinabi ko stop running? Halika nga. Yan ba? Ayusin ko yan. Ah, pareho. Itong parehong gagamitin natin. Papawisan na kayo. Tingnan mo nga. Bihira naman eh. Huwag na kasi naghahabulan. Mapipicture taking tayo eh. Sige. Nasaan na si Michelle? Okay. Dad, si Michelle. Ewan ko. Eh, alam ko nagbihis eh. Mama, I'm here na. Ay! Yaya! Ano ka ba? Ba't pinapabaya mo? Tumakbo yung bata. Ma'am, sorry po. Hindi ko po naabutan eh. Hindi mo inabutan? Di ba trabaho mo yun? So kasalanan pa ngayon ng bata na nadapa siya. Diana, come on. It's just a family picture. Halika na. Eh, kahit na! Pambihira, madudumihan yung damit. Yaya naman kasi eh. Halika kayo. Ayusin maganda pa rin naman yung baby ko eh. Di ba? Who's my pretty girl? Me! Ready ka na? Oh, Diana. Game! Huh? Ready na? O sige, sinabihan ko na kayo. Dad, dito ka. Ako dito. Big smiles, okay? Dapat maganda tayong lahat dito. Okay, let's hit the perfect shot. Yes! Okay. One, two, three. Okay na ba? Another one. Another one. Smile. Smile. One, two, three. Okay, another one. Hanggang sa matuklasan niya ang isang masakit na katotohanan. Hindi kaya pagdudahan tayo ni Sir? Ano ka ba sa dami natin dito? Ate? Bakit? Anong ginagawa mo rito? Ang sabi ni Papa, nauuhaw daw siya. Dala mo dito siyang tubig. Eh, kung ikaw kaya ang magdala ng tubig, kala mo sino makapag-utos to? Eh, ampong ka lang naman. Uy, ano ka ba? Bakit mo sinabi? Eh, totoo naman ah. Ampong lang yung batang yan. Sundan mo, baka magsumbong. Sigurado ka ba? Baka naman kasi kung saan mo lang nalagay yung pera mo. Di pa naman ako ulyanin, Diana. Naalala ko, nilagay ko yun sa kwarto at 5,000 yun. Mama! Papa! Oh. Manang, sinong pumasok sa kwarto namin ni Sir mo kanina? Ma'am, si Michelle lang po ang nakita kong pumasok. Michelle, come here.
Is that true? Why are you crying? Naniniwala naman kami sa sinasabi mo. Totoo po ba? Ambot lang po ako. Sinong nagsabi sa'yo niya? Si ate po. Ngayon mismo kaya mo lahat ng damit mo. Alsa baluton ka. Lumayas ka dito sa bahay ko. Mayas ka! Ngayon na! Don't cry now. That's not true, okay? Mommy loves you and also daddy, huh? Michelle? Anak? Alam mo yung narinig mo kanina? Ang importante, kami ng papa mo. Alam mo, kahit na hindi ka namin sinasabing totoong baby o hindi kami ang totoong mga magulang, pero ikaw pa rin ang baby namin. Sa amin, ikaw pa rin yung totoong-totoong baby. Love na love ka namin ni Papa. Huh? Tsaka ako ang magiging best mother in the whole world for you. Okay? Kaya huwag ka na magka-cry. Huh? Love ka na. Mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin pababayaan, anak. Pangako namin sa'yo, ibibigay namin sa'yo lahat ng kaya namin ibigay. At lumaki nga si Michelle na laging pinagbibigyan ang kanyang mga kahilingan at laging nasusunod ang kanyang mga luho. Lingid sa inaasahan ng kanyang kinilalang mga magulang, ang pagsunod sa lahat ng kanyang mga kagustuhan ay siya rin magiging dahilan ng pagtahak ni Michelle sa isang landas na hindi kanais-nais. Papa, sige na. Kasama ko naman si Lisa tsaka si Emily. At saka hindi naman kami iiwan ni Mang Arnaldo. Michelle, sa tingin mo papayag kami ng papa mo na pupunta kayong Baguio, kayo, tas driver lang kasama nyo? Tita, kasama naman po namin si Mama. Oo nga, Ma. Papa, please. Babalik ka agad kami sa Black Saturday, promise. Diana, hindi tayo tatantanan nito. Alam mo, bahala kayong mag-ama kayong mag-decide niyan. Basta pag may nangyari, huwag niyo akong sisisihin. Wala ako dyan. Gusto lang naman mag-bakasyon ng mga bata. Ay, nako, bahala kayo. Wala naman gagamit ng rest house? Bahala. Sige na nga. Yes! Thank you, Papa. I love you. Oh, siya sayo. Ma, come on, let's go. Iha, nakita mo may mga bisita pa ako. But you promised us. Sabi mo sasama mo kami sa party sa Hyatt. Anyway, meron pa naman bukas. Bukas na lang tayo pumunta sa party. Tita, bored na kami. Anong gagawin namin dito? Maraming pwedeng gawin. Pwede kayo manood ng TV. Have fun! Bakit kasi may mga ibang tao dito eh. Hindi naman alam niya ni Mama. Ganyan ba talaga yung mga yaman?
mababa ang tingin sa mga hindi niyo kauri. Forget it. Natutulog na lang ako. Oh, ano pang ginagawa niyong dalawa? Umasok na kayo sa loob. Tuloy natin. Ay, pasensya na kayo. Have fun tayo. Tayo. Dahil sa matinding takot at kahihiyan, inilihim ni Michelle sa mga magulang ang pangmumolestya sa kanya ng lalaking hindi na niya muli pang nakita. Pero ang paglilihim niyang ito, ang siya ring simula ng isang pamumuhay na pilit niyang itinago sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa murang edad na 14, nagkaroon na siya ng boyfriend. Siya ay napariwara at natutong gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Si James ang itinuring ni Michelle na una niyang pag-ibig. Pero makalipas ang isang taon, iniwan din siya nito. Sasabihin ako sa'yo. May problema ba? May nangyari ba? Nasaan si Papa? Anong tungkol to sa nanay mo? Sa totoo mong nanay. Kailangan ka niya. Maiiwan ko muna kayo, ha? Ang ganda-ganda mo. Kamukhang-kamukha mo yung tatay mo. I-snave siya sa Olongapo. Kaya lang umalis ako ng Olongapo, hindi na kami nagkita. Alam ko marami kang tanong. Itanong mo na lahat. Bakit?
niyo ako pinamigay. Hindi kita pinamigay, anak. Eh, anong tawag dun sa ginawa niyo? Iniwan niyo na lang ako bigla. Tapos hindi na kayo nagpakita. Nagkasakit ka kasi ng malubahan ng pinanganak kita. Kaalis ko lang kina Diana bilang katulong. Bumalik ako para humingi ng tulong. Nung makita nila yung kalagayan mo, sobra sila naawa. Tinulungan nila ako na ipagamot ka. Sabi ko sa sarili ko, siguro mabibigay nila sa'yo yung buhay na hindi ko kaya ibigay. Trinato niyo akong pasanin. Kaya niyo ako pinaampon. Sabihin mo na gusto mo sabihin. Pero maniwala ka sa akin. Kinabukasan mo lang iniisip ko, Michelle. Paano pag nagkasakit ka ulit? Paano kita ipapagamot? Para mapatunayan ko sa'yo na gusto kita makasama. Paglabas ko ng ospital, gusto mo sumama ka na sa'kin? Ngayon niyo ako kukunin. Legally adopted na po ako. Daladala ko na yung apelido ni Papa. At hindi po ako gagawa ng kahit ano para sumama yung loob nila sa'kin. Kahit siguro anong paliwanag ko, hindi mo ko maiintindihan. Pero magkakaanak ka din. Malalaman mo din kung anong pakiramdam ng isang ina. Basta paglabas ko dito, gusto kita makita. Gusto kita makasama. Kahit sandali lang, ha? Hindi alam ni Michelle na ang una pala niyang pagkikita ng kanyang tunay na ina ay siya rin huli nila pagsasama. Okay, kain na tayo! Wow, sarap! Asan ang ate niyo? Ma, someone's calling. Oh, thank you. Hello? Anong oras? Sige, ako nilang bahala. Salamat. Ma, ano nangyari? Michelle, may masamang balita. Yung nanay mo, wala na siya. Namatay siya sa ospital kanina lang. Hindi mabatid ni Michelle kung ano ang dapat mararamdaman sa pagkamatay ng ina na nagpabaya at nagpaampon sa kanya. Ang yugtong ito sa buhay niya ang lalong nagpalalim sa kanyang paghahanap ng kaligayahan. Isang paghahanap na nauwi sa mas malalapang mga bisyo. Thank you.
Oh, paano yan? Split na split. Alan at Michelle, kayo yan. Oh, alam na. Truth or consequence? Consequence. Consequence pa lang. Go! French kiss nga kayo? Grabe ah. Sige na! Ano? Game? Bawal kayo dyan! Magkikis na yan! Magkikis na yan! Sige na! Kiss na! Ano naman akong bad breath eh? Ako meron eh. Oo! Tablado! Paano yan? Sige na! Match pa na. Ano na? Ano? Eh paano kung sabihin ko sa'yong wala akong pakialam kung bad breath ka? Yes! Yun yun eh! Yun yun eh! Sige na! Ano bang problema? Ang hassle eh. Kanina pa kita kinakausap. Pero kanina ka pa rin naman hindi kumikibo. Buntis ako. What? Wala namang problema eh. Mahal naman kita. Gusto mo ba pakasalan kita? Aalagaan kita. Yung baby ko. Hindi na nga. Hindi. Months na po akong delayed. Oh my God. Ano plano niyo? Ano plano ni Alan? Anong gagawin niyo? Papakasalan ka ba niya? Ma, ayoko magpakasal. Oh, anong pinag-uusapan ng mga prinsesa ko? Your daughter has something to tell you. Ganun ba? De, sabihin mo yung bad news na gusto mong sabihin. Huwag lang buntis ka, ha? Michelle, sabihin mo hindi totoo to. Papa, sorry, sorry. Kasalanan namin to. Papa, hindi. Hindi ka namin dapat pinabayaan ng ganyan. Dapat mas naging stricto kami sa'yo. Pa, hindi. Kasalanan ko to. Ako po yung may problema eh. Huwag niyo sisihin yung sarili niyo, Papa. Kasalanan ko po. Sorry. Sorry. Gusto ko naman talaga magkaapo eh. Galing sana sa mga ate mo. Hindi sa'yo.
isinilang ni Michelle ang kanyang unang anak, siya ay 17 taong gulang pa lamang. Michelle. Michelle, gising. Yung baby natin. Tignan mo. Hello. Ako si Michelle. Ako yung mami mo. Yung totoong mami mo. Alagaan kita, ha? Hindi kita iiwan. Kahit hindi nagpakasal at kahit wala silang formal na relasyon, sina Michelle at Alan ay patuloy sa kanilang mga bisyo at pagdodroga. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nabuntis si Michelle sa pangalawa nilang anak. Sa puntong ito, hindi na pumayag ang mga magulang ni Michelle na hindi siya pakasalan ni Alan. Oy, ano na guys? You wanna go to the new places sa Green Hills? Balita ko, dun daw tumatambay si Reggie. Alis ba tayo? Bis na ako. Sino naman magbabantay sa mga bata? Aba, edi ikaw kaya ang maiwan dito. Lagi ka na lang umaalis sa paggabi. Ikaw naman ang maiwan for a change. Sige, o sa'yo na to. Tigilan mo ako, Michelle, ha? Hoy! Hindi ako nagpakasal sa'yo para maging yaya ng mga anak mo. Ayaw mo maging yaya ng anak mo. Tumingin ko sa mama at papa mo nang magiging yaya niyan. Ayo, tigil niyan. Tara. Nakakabatrip na dito. Umalis na tayo. Patahimikin mo. Masarap ba sa kama ko? Sige, ituloy nyo. Baka mabiting kayo eh.
Doctor, do we have statistics? Gano'n na ba kalala ang sitwasyon ng drug addiction sa ating bansa? Well, sa statistika na binibigay ng Department of Health at ng Dangerous Drugs Board, nagkakaroon ng konting increase, steady increase ng mga gumagamit ng drugs. Some would say around up to 8 million ang gumagamit ng droga, household. Oh, really? Household survey. Oh. Pero sa center-based, ang mga gumagamit lang siguro, nasa center kasi, di ba, probably less than 10,000. Mm-hmm. Ano yung mga dahilan? Bakit? Ba't gumagamit ng droga? The most common reasons, no? Why people get addicted to drugs. Yeah. Ang number one reason siguro sa atin yung alienation from the family. There's also the biological. There are people who are predisposed to addiction. Meron mga tao na magta-try once in their lifetime ng droga, but never try never again. Never na, tapos na. Oo, yeah. Curiosity. But on the other hand, there are some people who, when once they try, they can't stop. Dire-diretso na. Yeah. What about teenage pregnancy or, you know, pregnancy in the youth? We see a lot of teenage pregnancy, especially with drug users sa babae. It's not only drugs. Alcohol is a good catalyst for that too. Pag lasing ka, nag-drinking spree sila yung magbabarkada, for example, nawawala inhibitions. Uh-oh. A lot of things can happen. Nagagamot ba, no? As in yung totally nagagamot? We would not be in this business if we did not believe that it could be treated. Okay. Actually, the Department of Health has a program, and we follow a program that is called a therapeutic community or TC form of treatment that we implement in our centers. But alongside with that, we also are mindful of Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. And sinasabi nila na meron ditong advocacy for education, mm-hmm. na ini-encourage ang mga patients, ang mga schools, ang mga workplace, na mag-advocate ng drug abuse awareness. Mm. And not only that, the law is very clear that we are responsible for us as a community to help people with drugs. Now it's already becoming common notion. Ang addiction ho ay sakit. It's a disease. It's a form of mental illness, okay, that can be treated. Plano mo ngayon? Hindi ka alam. Hala, no? Marshall, ano ka ba? Kailan ka matututo? Hindi sa habang panahon nandito kumain ng papa mo para alagaan ka, hindi ka na baby. Dalawa na anak mo niyong manaisip yun. Kailan mo ba titigil yung pagdadrugs mo? Lena. Michelle, tama ang mama mo. Kailangan mo magbagong buhay. Paano kung may mangyari sa kanya? O sa akin, sa tingin mo ba matatahimik kami na naging ganyan ang buhay mo? Pwede ba tama na? Hindi naman ako nagpunta dito para sigawan niyo ako eh. Tapos na ako. Michelle! Michelle! Kaya mo na siya. Ron, alam mo, kung gusto mong matuto yung anak mo, hayaan mo siyang bumangon mag-isa. Hindi pwedeng every time na lang na madadapa siya, tutulungan mo siyang tumayo. Hayaan mo siya. Pag-live-in si Michelle kay Gabby. At gaya rin nila ni Alan, ang bisyo ng droga
ang naging sentro ng kanilang relasyon. Muling nabuntis si Michelle sa kanyang pangatlong anak. Pero patuloy pa rin ang pagdibisyon nito. At lumala pa. Dahil umabot na si Michelle sa pagtutulak ng droga sa iba. Sino? Dito ka nga, bilis! Sino may pwede sa inyo? Sino may pwede sa inyo? Gabi! Ano ba nangyari? Wala ka nang pare! Sino ba rin? Sinasaktan ko itong bag! Sinasabi ko sa inyo! Sinasaktan ko ito! Mamatay ko ito! Mami ka! Nasaan ba rin nyo? Nasaan? Gabi, ano ba? Ayaw ka naman sa mga ano ko! Wala ka nang pare! Hindi kailangan gustong patayin! Ano ba? Mami kayo! Hey! Iba rin kayo ko! Umami kayo! Gabi, bitawan mo yan. Makinig ka sa akin. May baril ka? Wala. Nakikita mo yung kamay ko, di ba? Wala akong baril, oh. Hindi kita pamatayin. Gabi, mag-usap tayo ng maayos. Bigay mo na sa akin yung gunting. Hindi ka namin sasaktan. Hindi kita sasaktan. Akin na yan. God. Maupo ka muna. Mag-usap tayo ng maayos, oh. Akin na yung anak ko. Maupo ka muna, mag-usap tayo, Gabi. Alam mo, you're just imagining things. Walang gustong sumukat sa'yo. Ha? Mag-usap tayo ng maayos, okay? Yung mga anak mo! Papatay yung lawa! Unahan ko kayo, papatay ko kayo! Gabi, ano ba? Maawa ka naman sa mga anak ko! Huwag yung mga anak ko! Sa wakas, ay unti-unting namulat si Michelle sa katotohanan pati mga anak niya ay ibinaon din niya sa madilim na mundong kanyang kinasadlakan. Ba! Sorry!
Magandang panahon sa labas. Magandang simoy ng amihan. Inay? Maghihintay ng mga anak mo. Alagaan mo sila na mabuti, Michelle. Napakaswerte mo. May nakilala kang nanay. Pero sila, ikaw lang ang ina nila. Mababawasan naman kami ng pasyente dito. Kulang na kulang nga kami sa staff. Talaga po? Kailangan namin ng volunteer. Kung may time ka, dalaw ka dito, ha? Sige po. Mag-ingat ka sana, ha? At sana, huwag ka nang bumalik sa... Alam mo na yun. Opo. Maraming salamat po, ah. Okay, ha? Onas, bakit? Pwede yung makausap si Michelle. Oo, oh, sige. Michelle, kakausapin ka doon naman. Opo. Diyan mo na kayo. Oh, Nash. Alis ka na? Oo eh. Okay na ako. Hirap na ako, Michelle. Huwag mo akong iwan, please. Huwag kang mag-alala, ha? Babalik ako dito. Tutulungan ko kayo. Pangako. Hindi dito nagtapos ang kaugnayan ni Michelle sa droga. Makalipas lamang ng maikling panahon, si Michelle ay muling bumalik sa rehab center. Ngunit hindi na bilang pasyente, kundi bilang isa sa leaders ng rehab. Tila milagrong unti-unting namulat si Michelle sa paniniwalang ito na ang misyon niya sa buhay. Isang misyon na sa wakas ay magbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Excuse me, Michelle. Lunch break na? Sige. Usap lang tayo ulit mamaya. Kumain ka muna. Michelle, nakakalungkot, no? Magsasara na pala itong rehab center. Oo nga eh. Naku, paano na yan? Paano na yung mga pasyente natin dito? Kuya, lagyan mo pa ng pintura yung medyo taas kasi hindi pantay-pinti sa kabila eh. Sige po. Yung gitna po. Medyo... Yan.
Dito po, medyo baba po dito. Ayan. Yan, okay. Konti na lang, kuya. Para magpantay na dito sa kabila. Miss Michelle. Rachel, maraming salamat sa tulong mo, ha? Naku, wala naman pong anuman yun. Paola, maraming salamat din, ha? Ano naman po, Miss Michelle. Excited ako. I'm sure marami tayong matutulungan dito. Ano naman po. Michelle, as a mother ako, no? I want to know where you were coming from nung nagrebelde ka sa parents mo. Ang aga mo nagkaroon ng unang anak, no? Yes. Michelle, conscious ka na ba noon of what was happening to you, your body, your, you know, the responsibilities that come with pregnancy? Conscious ka na ba noon? I was on drugs and I was dared to sleep with someone. Dared? Dared. Hinamon ka ng kaibigan mo friends, na? Friends, pressure, peer okay, pressure. Okay, okay, oo. And then, so, I did it. And then, next thing I know, I got, of course, the responsibility. Oo. As pregnant. That single act? Nabuntis ka na agad? Yeah. Naalala mo po ba yung pinaka-grabbing, ano man tawag nila, trip? A car and a motorcycle accident. Because you were on drugs? Because I was high. Because you were high? I love drug racing. Ah, drug racing! And then you were brought to the hospital? No, I wasn't. I was not harmed actually. But the car is a wreck. Yung ba yung ano mo turning point mo kung bakit tumigil ka na? Hindi pa rin. Kahit na aksidente ka na, you continued on drugs. I continued from age 12 all the way to 27. Age 12 to 27. But that was so young. 12 years old. Yeah. Paano nangyari yun? Na ganun ka wrong bata? Friends. Wrong people. Okay. Malungkot ka, they introduce something to you, you're confused, peer pressure. My turning point is ano, very simple. Ano? I got fed up. With what? With your life? With the system. Your system of what? I'd wait for drugs, meron, wala. Nakakapagod. The waiting game, it's yung the rutinary. And then later on, so I went to my sister, I said, I want in, look for a rehab. Ano naman na nagtulak sa'yo para magtayo ng sarili mo namang rehab? Yan! I was in Canada. Nasa Canada ako nagtatrabaho and nag-aaral. Doon ka nagbagong buhay? No, sa abroad? I went there to study for drug and alcohol counseling. Ah, talagang pinag-aralan mo na? Yes. Okay. And a little of suicidal tendency. Okay. When I was called back here, okay. Somebody called me. Actually, maraming tumatawag. Medyo uwi ka na, magbukas ka rehab dito. Oo. Sabi, bakit? Meron pa naman dyan, ang dami dyan. Ganyan. Mitch, no. Parang ibay natin ang program, para ganyan-ganyan. O sige, since ikaw hindi ka pa nagre-relapse, you'd be a good inspiration. Anong mabibigay mong advice, or should I say, a message, no? To parents, you know, may anak silang napapansin nila na medyo napapariwara, like the drugs or whatever. I'd advise parents to show more support and love. Don't give up. My parents never gave up on me. At ampun ako ha, hindi ako kadugo. Mm-hmm. So what more pa yung mga kadugo nyo? Mm-hmm. To the people who are taking, I'd really advise is, you know, parang nobody's perfect. I've been through a lot. Na molestia, na ampun, maltreated by maids, society, people around. But lahat naman meron yun eh. Lagi every day eh. It's just a matter of people how to get their faith in God and move on. Wow, congratulations. I really admire, you know. Thank you po. People like you talaga sa totoo lang. And we wish you all the luck in your rehab, no? And I hope talaga that it will continue and you will continue to serve I hope our so people too. In that. I hope so. Thank you, Tita Mel. Thank you too. Nakakagulat, nakakagimbal, nakakaiyak. Ilan lamang po yan sa naramdaman natin habang tinutunghayan ang makulay na buhay ni Michelle. Pero ang mahalaga, bago pa naging huli ang lahat, si Michelle ay nakabangon at nagbago. At ngayon naghihikayat sa mga kagaya niyang naligaw ng landas na muling bumangon at magbagong buhay. Isa si Michelle sa patunay na ang bawat isa sa atin, ilang beses mang maligaw ng landas, ilang beses mang tumalikod sa ating pamilya,
at sa ating nag-iisang Panginoon, darating at darating ang araw na tayo ay tatahak muli sa tamang daan na puno ng panibagong pag-asa at panibagong pagsisimula. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Kasi naman eh, ayaw niya akong tigilan ng kaka-text eh. Tapos tawag pa ng tawag. Totoo ba na ikaw yung nasa video na kumakalat ngayon sa YouTube? Anong video po sa YouTube? Ay naku, hindi mo pala alam, Kat. Kalat na kalat yung tungkol sa sex video mo. Isa ka ba? Isa ka babae po.